siguro for a show like Talantadong Pinoy na ang dami-dami nang nakita ng audience, pati na itong mga judges, siguro kailangan mas iangat yung level ng inyong performance. Hindi ko alam kung tama ako, pero may nasa-sense ako na kaba. May kaba konti. Medyo, may kaba. At saka yung sa galing nyo, parang nasayangan lang ako na hindi nyo kaagad pinakita yung highlights. Parang marami kayong basics na nasayang yung oras na pwede nyo naman sanang siksikin ng highlights. Buti nga pinakontinue pa ni Ryan. Pero yung saving factor nyo talaga is the fact na mukhang enjoy kayo sa ginagawa nyo at saka maganda yung costume nyo at halata namang may skill talaga kayo. Thank you very much, Lucy. Direk Odi? Actually, kulang na lang sa kanila out clown outfits kasi yung riding the small bike sa circus ko lang nakita sa clowns yun eh. Pero you did everything. Meron kayong unicycle, meron kayong juggling, even with the hats. What I like the most about them is meron silang parang old style na comedian ang dating eh. Di ba nawawala na yung ating mga veteran comedians? So I guess kailangan sigurong pwede niyong gawin. Mag-isip kayo ng parang comedy act na habang nag-aano kayo ng inyong mga circus acts, merong konting comedy kasi feeling ko nandyan na eh. But good start, keep it up, at saka ipamana nyo pa yung skill nyo sa inyong mga anak. Thank you very much, Direk Odi. The Very Brothers, maraming salamat sa inyo. Taga Los Baños, Laguna, ang ating susunod na talentadong dating guro. Kahit na nag-iisa, meron siyang laging kasamang nagbibigay ligaya sa kanya. Alamin natin kung sino o ano ito. Dati po ang guro, pero ngayon, acoustic singer po, composer. 1988 po, nagkaroon ako ng isang motorcycle accident na halos maputol yung tumpa ko. 6 months, wala po akong kasama, kundi itong gitara lang. So, binigyan ako ng chance na magkaroon ng panibagong buhay. Nagkaroon ako ng talent sa paggagawa ng kanta. Kulang-kulang 200 kanta na nagagawa ko. Presenting a piece of his heart and his mind, please welcome Joselito Sumangil, a.k.a. John. Pwede ba kong makisuko sa bayong mong dalag dahil mapatak ng ulan? Maraming salamat sa'yo. At kung hindi naman nakakahiya, baka pwede na rin malaman ang pangalan mo. Swerte ko naman kahit pambaha na ang daan. Basta tanging ikaw lang ang aking pinapayungan. Ang puso ko iyong iyo. At kung hindi naman nakakahiya, baka pwede na rin kitang maihatid sa inyo. Nasabay na kami nila at may nakaupo sa may sala. Akala ko'y kanyang ama, agad niyagap niya. Malas ko, malas-malas ko. Asawa niya pala, asawa niya pala. Asawa na pala. Joselito Sumangil with an original composition here on the stage of Talentadong Pinoy. Kuya Jong, dito tayo at makipag-usap sa Talent Scouts. Shalala! Alam mo, ang cool ng boses niya, no? Para, sino may mga parang yung kumanta doon sa ano ni Noy Noy, ni President Noy Noy, yung boses, yung gano'n, di ba parang malamig? Oh, Noel Cabangon, ang galing-galing mo. Tapos may kanta ka doon. May lyrics doon yung malas. Oo, doon sa... Alam mo, kung iibigin mo ako, hindi ka mamalas. Yeah. At higit sa lahat, alam mo, habang kumakanta ka, niyenig mo ang damdamin kong natutulog. Yeah.
ikaw. Love you. Thank you. Shalala. Woo. What can you say about that Tuesday? Di na kaya. Shalala. Ang lambot ng damdamin, ang tigas ng mukha. Gabi ka! Umakaano ka! Parang ang petals mo nalaglag lahat nung nakita mo si Kuya Jong. Huwag kang padadala dito, marami nang nabiktima sa si Shalala. Dumediretso sa kawalan. Kuya Jong. Oo, tama ka. Noel Cabangon, mami mala Jack Johnson. Ngayon, perfect yan pag umuulan yung boses mo. Napakasaya na. Kasabay na mainit na sabaw, ng beaks. May lagnat kasi ako, kaya parang gusto kong gumawa ng album na maggawa ko ng compilation ng mga katulad mo. Tapos parang for the rainy season. Ganun. Kasi ang gaan, pakinggan. Salamat so, po. Kuya Jong, alam mo, weakness ko yung singer at saka gitarista. Kaya kung lalayuan mo ako, kay Shalala ka na lang lumapit, ha? Huwag ka nang pumunta sa amin. Maraming pang kanto. Thank you po. Good job. Thank you, Tuesday. Lucy? Yan talaga ang magic ng marunong kumanta. May plus pogi points talaga. Tingnan mo, napaibig sa'yo si Shalala. At saka marupok siya talaga Tuesday kasi... Marupok yan. Nung hindi pa siya kumakanta, pinapakita ni Shalala yung kasama niya sa phone niya. So yun talaga ang ano, yun yung magic. At saka nag-enjoy ako kasi hindi trying hard yung pagkanta mo. Para nag-enjoy ka rin lang. Sincere yung pagkakanta, honest. And yun ang kulang na sa atin siguro ngayon. Yung boses mo, parang pang ano lang, pang tagay. Yung pang cool-cool lang. Pang happy-happy lang. So, good job. Thank you. Thank you very much, Lucy. Direk Oli. Ako, sobrang plus. Kasi gumawa ka ng original Filipino music eh. Talagang ngayon pa naghahanap tayo ng mga artist. So, palapakan natin, di ba? Parati na lang tayong gumagaya sa music ng mga foreigners, pero meron tayong likhang kayamanan. So, you know, ang hirap na ngayon maghanap ng magagaling na singers, lalo pa mga singers na marunong mag-compose. Kaya pagpatuloy mo lang yan, marami ka na bang mga komposisyon na nagawa? Kulang na pong 200 songs po. Can you beat that? Okay, you talk to me later on, hanapan kita ng recording company, malay mo, di ba? Thank you po. Thank you very much, Direk. Kuya Jong, maraming salamat po sa inyo. Tatlong talentado pa ang handa ng humarap sa challenge na mapanalunan ang 50,000. Susunod na ang kanilang inihandang pagtatanghal sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show on TV, ang Talentadong Pinoy. Gagamitin sa lutuin, itak na kay talim, style na magaling, may saliw pa ng dancing. Kala ko'y dalagin ding kapag unang tingin sa kanyang pagkendeng, lahat handang gawin. Kung apoy ay kakayanin, atin pong alamin. Silipin ang giling, maningning na bituin, singganda ng bulaklak, na yaman ng hardin, jack titingalain, batang artistahin, sorpresa ni Direk, huwag niyong palampasin. Lampas 6 milyong piso na ang naipamigay namin ngayong taon dito sa Talentadong Pinoy. Dati pang ginagawa ng ating susunod na talentadong Tagalaguna ang talento niyang ito. Ngunit, natigil ito nung maaksidente siya nung high school. Bakit kaya niya naisipang gawin ito ulit? Ito po ang kanyang kwento. Yung talent ko, natutunan ko nung elementary pa. Nakikita ko kasi sa kay ate, kaya nagaya ko siya. Nung isang araw, magpe-perform kami sa Batangas, nakatulog ako nung pagising ko, may duguan na pala ako, na aksidente pala kami. Mula noon, nung na-aksidente ako, hindi ko na nagawa ang talent ko dahil nagpahinga na ako hanggang ngayon. Nung mapanood ko ang Talentadong Pinoy, para akong nabuhayan, na ipakita ko ang nalang.